Yep. Good morning, subscribers. 3 subscribers now, the new one. This is my dessert for today again. This is the things I do every day. Araw-araw ko to ginagawa. This is the dessert for my bus. Okay, wait. I need to cook this one. To do this. Caramelized sugar in our what's the digital plan. Wait a minute until all are clean. Kita nyo, tutunaw na yan sila lahat. Tapos ilagay sa lalagyan. Huwag siya haluin pa ka madali. Kasi pag pinabayaan lang, hindi siya madali matunaw. Huwag natin bilisan. Kita nyo, unti-unti na siya matutunaw. Yung nasa kutsara, dumikit na siya. Hindi ko na yan. Hugasan ko na lang. Siya. Yung white sugar, naging brown na. Caramelized na siya. All done. Patayin na natin yung apoy. At, ayan na siya. Tapos na yung caramelized sugar natin. Ayan na siya. Maya, eh. Ano ko na yan? At itong mixture natin, yung caramelized powder. Yun siya. Yung caramelized powder natin. Yun ang powder. Yung kulay yellow. Kita nyo ba? At saka milk. At saka may sugar na. 4 scoop siya. Yun siya. Nagyan ang tubig na. Yung maliit na malakong. Apat lang siya. 1. Yan siya. Yan ang ating mixture. At haluin siya. Para ma dali ma tuno. 2 minutes lang yan. Matatapos na siya. Dihan natin yung fire natin. Yung apoy ng kadiliman. Para lumiwanag sila. Yan siya. Pinagawa ko dati ito. Iyata kayo ng liwa na ano-ano. Ito siya. Mix natin. Until kumulo. Within 2 minutes. Tapos na yan siya. Two minutes lang yan matatapos na yan. Tayo natin. Yan siya. Kita niyo ba? Tapos, yung caramelized sugar, lagay natin. Sa ano? Dito. Kikita nyo ito. Pag sa Pilipinas, pag nagawa kayo nito, kailangan na maraming itlog. E dito, tipid sa itlog. Ano lang, caramel powder siya. Caramel powder, automatic. Automatic siya. Ayan. All it siya lahat. Kita nyo.
Ayan. Yan siya, nilagyan kong caramelize. Ito yung papa natin. Niluto ng caramelize. Hugasan ko na yan. Yan siya. Ito yung ating kumulo to. Pag kumulo yan, ilagay natin siya dito. Wait lang kayo, ha? Yan lang. Dessert ng madam. Ito ang routine ko araw-araw, kabsa at dessert. Siya. Yan. Ito, malapit na. Kasi may pula na siya. Malapit na yan. Pag kumulo yan, patay mo agad yung apoy niya. Kasi malakas yung apoy niya. Kita nyo. Malakasan ko. Kasi pag tinatagalan mo yan kumulo, maapaw yan siya. Mabilis umapaw yan. Kaya kailangan patayin mo agad yung apoy para hindi mo turn off the light fire. Yan siya. Ito ang routine ng OFW araw-araw. Cooking pa more, pa-abroad pa more, para sa'yo lahat ang trabaho. Nakasi ako nagbablog pag naglinis ako kasi may mga bata sali sa vlog. Bawal dito sa Middle East mag-vlog ng mga bata. Kaya ito na lang nagawa ko. Makita nyo, lapit na siya kumulo, guys. Kita nyo yun yung niluloto ko, guys. Ayan, patay na yung apoy. Oh, patay na. Wala na siyang apoy. At need ko na siya i-lipat dito. Para i-fridge siya. Ang init, sobra. Init siya. Super init. Wait natin ng malaking sandok. Anong tawag nito? Basta sa akin, sandok siya. Lagay mo yan. Diyan. Tapos, fridge mo kahit 30 minutes o higit sa 30 minutes. Pwede ito kahit kinabukasan pa kainin. Okay siya. Pero pag kinabukasan na siya kinain, yung caramel sugar niya, naging na-melt na siya, tubig na siya. Naging tubig. Na-brown na lahat yung ano, litchi plant mo. Litchi plant to sa ano, sa Pinas. Pag dito sa kanila, crema ang tawag nila, guys. Ito, si crema. Dati hindi ako marunong nito. Ngayon, all the way, todo max. Na. Maya, konti magluto tayo ng rice, mga 1 o'clock. 1 or 2 o'clock. Para madali lang matapos ang work. Spring break.
Natapos na ilagay sa fridge siya. Ayan siya, i-fridge natin. Isang pack, 8. Pwede rin, 4 na ano, lagyanan, yung maliit. Tapos ito, maliliit siya, kasi may mga kids. Yan siya. Lagay ko siya dyan. Ngayon na yun ako. Sigmok. Kasi pag-uwi nila. Unti na lang nilulutuin ko. Hindi na maalo. Ano sa oras. Ito na siya, guys. Madali lang. Kain agad. Ito siya mamaya. Bukas, another na naman. Yan siya. Uy, ang sarap ko pala. Tingnan niyo. Yan sila lahat. Yan. 6, 7, 8. 8 ang ginawa ko araw-araw. Thank you for watching. Crema of the day.